Good morning. So, it's time na naman para pakainin yung mga baboy natin. Let's go, guys. Alright, guys. So, yan sila. Nahabang na-ice yung tripod ko. So, ang ingay talaga nila ngayon. Ganyan talaga yan sila pag narinig nila nandito na ako. Tsaka pag nakita nila. Ayan, kaya naman mga alaga ko. Kaya kilala nila ako. Hi guys! Good morning! Oh, wait lang, wait lang. Kapag na? Ayan. So yun guys, pakainig na sila ngayon. Then after nito, maglilinis ako. Pero bago sila kumain, ililinis ako muna yung pinagkainan nila. So yun guys, kumakain na sila ngayon at katatapos ko lang maglinis. Ayan, so sinasabay ko na talaga yung linis sa pagkain nila para hindi sila magulo. Ayan, kasi pag naglilinis ako, napansin ko, gusto na nakikipaglaro, magugulo sa akin. Ayan. So, ang oras ng pakain ko sa kanila guys is 7 a.m. Tapos sa hapon naman is mga ano na, basta wala ng araw. Hindi ako nagpapakain ng alas 4 kasi medyo mataas pa yung ano yung sikat ng araw. So mainit pa yon. So nagpapakain na ako kadalasan mga 5:30. Minsan umabot pa ng 6 o'clock. Ayan. So yun lang. Dati tatlong beses ko sila pinapakain. Umaga, tanghali, hapon. Pero ngayon ginawa ko dalawang beses na lang sa isang araw kasi malalaki na sila. At isa pa doon, magastos na rin sa pagkain. Pero kung makita niyo naman, kahit na dalawang beses na sila kumakain sa isang araw, is matataba sila. So, ayan, bakit nga ba, ginawa kong 6 p.m. yung pagkain sa pagdating sa hapon. So, magsimula tayo sa umaga. So, umaga kasi, kaya ganun oras ko sila pinapakain. So, nakatulog na sila ng maayos. So, at gising na gising na sila noon. Kasi, minsan, pag sobrang aga mo silang pinakain, antok pa sila, parang bitin sila sa tulog. No? So, parang, imbis na mas, I mean, makakatulong pa yung paglaki nila sa pagtulog nila, no? Mabibitin. So, ginagawa ko alas 7 para saktong gising na gising na yung mga yan at pasikat na talaga yung araw. And then, tsaka sa time na yun, sa oras na yun, is hindi pa masyadong mainit yung paligid. So, makakakain pa sila ng maayos at after nilang kumain is makakapag-relax pa sila kasi hindi pa ganun kainit. And then sa hapon, bakit ko ginawa 6 p.m. yung pakain sa kanila? Yung iba sinasabi nila, 4 p.m. daw yung pinaka-dabes sa pakain sa mga baboy. Pero ako, para sa akin, iba yung ano ko dun kasi nga, para sa akin, mainit pa yung time na yon. Lalo na sa panahon ngayon, medyo summer. Buti nga ngayon, medyo kumukulimlim, medyo nagulan-ulan. Ayan. Pero yun nga, alas 4 talaga yun, mainit pa. So kasi may ugali kasi ang baboy na pagtapos kumain, nagahaya-hayan, gusto niya mag-relax kasi nga, isa pa doon, mainit pa sa katawan yung grower kasi nasa grower stage na sila guys. So ginawa kong 6 p.m. na lang para pag after nilang kumain makapag-relax sila at makapagpahinga. Then sinasabayan ko na rin syempre ng paligo sa kanila yon. So yun yung oras ng pakain ko sa kanila. Then yung sa pagligo naman, ayan, hindi ako nagpapaligo ng baboy ng umaga. Kasi nagpapaligo ako ng baboy 10 o'clock onwards, 10 a.m. Ayan. So, isa sa umaga. And then, pangalawang ligo naman nila sa tanghali. Ayan, 12 p.m. Then, pangatlong ligo naman nila, 2 p.m. And then, susunod naman ligo nila is 4 p.m. which is yung last na, second to the last na ligo nila. And then, yung panglima naman is mga 5:30. Ayan, 5:30 bago kumain. Tapos, pang-anim na ligo nila yung after kumain.
So yun yung ligo nila. And sa nakita ko kasi, yun ang needs ng baboy para mas mabilis siyang lumaki. Iniiwasan kung makaramdam sila ng ano ng init sa katawan. No, ng init talaga na ngayon sa init ng panahon ngayon, summer na summer talaga. So yun ang iniiwasan ko. So ngayon kung makikita niyo naman is 2 months pa lang 'tong mga baboy pero ang lalaki na talaga nila. So ayun guys. So ayun, yun yung katawan nila oh. So patapos na sila kumain, sinisimot na lang nila yung kainan nila. Ayun. Ayun guys. 2 months pa lang yung mga yan. Kaka 2 months lang ng mga yan guys. Ayan sila kalaki. Ayan. At ang dami na pakain ko sa kanila is same pa rin, hindi ako nagdagdag. Kung ano yung pakain ko sa kanila dati na medyo maliit pa sila, ganun pa rin yung dami hanggang ngayon. Ayan. So kita nyo naman, malataba. Si Isko, mataba na. Ito, sa pagkalaki-laki talaga nito, si Clarita, si Bongbong. Yun si Ping oh, naghabol na rin ang laki. Tapos si Manny, lumaki na rin talaga. Si Lenny, tapos sa inyo pa kalawang malaki ko, si Sara Duterte. Pero ang pinakamalaki talaga ito, si Professor Clarita. Ayan. Sige guys, ubusin ha. Then after yan, inom. Ayan. So, after ko dito, uwi muna ako para maligo din direct yun si school. Ayan sila oh. So, yun after yung makikita nyo mamaya, mag-ano yung kalikalikita ng light-light. Then mamaya may higa na naman. Then yung iba naglalaro. Ayan. So binasa ko rin guys yung flooring kasi nga mamaya baka biglang uminit dahil hindi ko sila mapupuntahan ng 10 a.m. kasi nasa school ako. So mababalik ako lang sila ng lunch break. So ginanyan ko yan. Pero winalisan ko rin kung nakita nyo kanina no, hindi ko hinahayaan na merong natitirang tubig na pwedeng pagmulan ng bakterya at maging cause ng pagkakaroon nila ng sakit. Dito kung nakikita nyo yung barrier dun sa baba, yung parang pool nila. Though actually hindi yan pool nila eh. Diyan lang sila talaga dumudumi at umiihi. So ganyan kalilinis yung mga baboy. So sunod, pag-uusapan naman natin yung kalinisan talaga ng mga baboy sa kulungan. No? Ayan sila. So abangan nyo yung upload ko na yun. Napaka-importante kasi nun. Based lang din sa experience guys. So nakita nyo si Bongbong, laki na. 2 months yan. Si Sarah. Oh, diba? Si Manny Pacquiao. Si Clarita, si Ping, ayun si Isko, at ito naman si Lenny. O, kita niya naman, laki. Si Isko yung pinaka-bunso nila. Ayan, yan din yung napag-iwanan ng laki kasi nga nagugulangan siya. Pero actually, yung 2 months talaga na laki, yan talaga dapat. Ganyan talaga yung standard. Pero kita niya naman sila, ano, ang lalaki nila. Sila kasi yung magugulang sa pagkain. Yan, magkakapatid niya sila, iisa lang yung nanay at tatay ng mga yan. So sa isang ano ko lang din yan, sa isang tao ko lang din nabili. Ayan, sabay-sabay ko silang pinuha. See? So medyo nag-relax lahat. Medyo papaubusin ko na ito ng konti yung simot na simot talaga kasi pinuputing-ting pa nila. And then tapos lalagyan natin ng inumin, tubig. Ano Bongbong? Sold? Busog ba? Huh? Sold? Ano? Clarita? Sold? Ayos ah, ayos ah, busog ah. Lungis niyo po, mamaya na kayo maligo ha. Mga 12, hindi ko kayo mapuntahan ngayon. Ayan sila, so sinisimot na lang nila yun oh. So dito sila dumudumi guys, yeah, so nililinisan ko na rin. Ayan, dyan, as in, di mo makikitang may dumi dito. Tsaka ihi, lahat dito yan. Minsan umiihi sila dito habang pinapaligo ko sila. Ayan. Pero yung tipong hindi basa ito, tuyo, at sila-sila lang, dito talaga sila lahat umiihi. As in, kaya walang ganong amoy yung kulungan nila. And time to time, lagi ko nililinis yung dumi, agad inaalis. Ayan, so yan lang talaga yung dumi nila. Yan lang, as in. And then, ito kasi, itong buong part na to, yan. Diyan sila nagpapahinga lagi. At naglalaro. So yun guys, yun lang yung time na pakain ko sa kanila. At sa tingin ko, napaka-importante rin ang time na yun. No, kasi nga, hindi mainit yung paligid at hindi sila gaanong maiinitan ng sobra. Kasi, mainit na sa katawan yung grower na feeds. So, tapos sabayan pa ng init ng paligid ng panahon, is talagang hindi sila magiging relax sa katawan nila. At
may iirita sila sa paligid nila, kaya ginagawa ko ganun, lagi ko silang pinapaliguan on time din. From time to time, lagi ko silang pinapaliguan, especially summer. Pero pag medyo maulan, syempre, hindi naman natin sila pwedeng paliguan na madalas dahil baka magkalagnat or sipon. So, yun. So, makikilala nyo rin yung ano, yung character ng baboy nyo or mga kabisado nyo rin sila, lalo na kung tutok kayo. Lalo ako, dahil ako nagbaguhan, nag-uumpisa pa lang sa pagbababuyan. Ayan. So, ginawa ko, naging ano ako, on hands ako. So, medyo nakilala ko yung mga ano, character ng baboy ko. Sige, tapos inom. Mamaya na ang ligo. Ano, Sara? Ay, Clarita. Ay, si, Pink pa, si Manny pala ito. Ay, Manny. Ito si Sara Duterte. Ito si Manny. Ayan sila kataba. Oh. Si Bongbong yung pinakamalaki sa lalaki. At sa babae naman, si Clarita. At si Bongbong yung may itim. Isa lang talaga yung ano, straight ng tatlong yon. Si Lenny tsaka si Isko. May kita nyo yung may puti sila dito sa may balikat nila. Ayan. Hindi na ganyan sila. Tapos ito namang apat din. Magkakamukha din. Si Clarita, si Pink, si Sarah tsaka si Manny. Si Manny naman yung pinakamaputi sa lahat. Ayan. So itong mga to, mga batik na itim. Pero ito may purong itim. Katulong ito ng Bongbong. Si Isko. Ayan. Yung si Isko. Ayan. Tapos ito si Bongbong. Magkapareho sila ng likod. Ayan o. Connect nyo. Tapos si Lenny naman. Ganun din. Yan nga lang. Medyo mas malapad yung white niya doon. Pero parehas sa parehas talaga sila ng ano, stripe. Isa lang. Talagang ma-notify niya na magkakapatid talaga sila. Ayan o. Yun. So yun na, hiniga na nila yung kainan nila. Ibig sabihin, malinis na yan. So kailangan ko na lagyan ng tubig. So yun guys, hanggang dito na lang itong vlog ko na to. So hopefully, may naitulong ako kahit papaano sa inyo at nabigyan ko kayo ng konting tips kung papaano nga ba at anong oras yung pakain sa mga baboy nyo. So next topic natin, siguro yung ano, yung time schedule natin para kung kailan natin sila binibisita at pinupuntahan, ganyan, kahit na meron tayong ginagawa. So, lalo pa ako ngayon eh, sa school ako maya-maya, so medyo busy tayo ngayon. Ayan. So, yun, eh, abangan nyo na yung next na upload ko. Ayan, so, thanks for watching guys. Again, this is Mark Vega, and welcome to Mahal Ta Figure TV. Ayan, so, kita-kita tayo ulit sa susunod na upload. And sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update everything na meron tayong upload dito sa Mahal Ta Figure TV. Ayan, so huwag nyo rin kalimutan na i-like at i-share yung video na to para mas maraming pa makakita mga aspiring figure farmer para makakuha din sila ng idea. Ayan guys, so thank you guys, thank you for watching. See you on my next vlog.